problema sa pag-ibig, pamilya at relasyon? Halina't pag-usapan natin kasama si Brother June Banaag sa Catholic Mass Media Awards Hall of Fame for Best Counseling on Radio, Dr. Love Radio Show. Dr. Love Radio Show. Talk about your problems and let me hear you up. Dr. Love, ating pakinggan ang magkulay na buhay kasaysayan ng ating mga tagapakinig. Brother June Banaag, OP. Dr. Love, the Love Clinic is open. Dr. Love Radio Show. Kahit tagal nang may grasa sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Pag natisod ka at nasa loob kita, hindi matatagal ay tayo na. Isang magandang linggo ng tanghali sa inyo. Ngayon po ay December 11, 14 days na lamang po ay Pasko na. At ito si Brother June Banaag, OP, ang nag-aanyaya sa inyo. Please, samahan niyo kami. Hanggang alas dos ng hapon. Ngayong araw ng Linggo, this is the day that I hated so much. Ito ang araw na talagang ayoko sanang dumating. Pero kagaya ng mga pangyayari sa buhay natin, may mga bagay po na nangyayari sa ating buhay na ayaw sana nating mangyari, pero nangyayari at kailangang harapin, di ba? For whatever reason, merong magandang dahilan, pero masakit at ito ang naghahari ngayon sa puso ng maraming mga supporters ng programang Dr. Love Radio Show, higit sa lahat sa inyong lingkod at sa production staff ng Dr. Love Radio Show. This is the last day of Dr. Love Radio Show dito po sa DZMM Teleradio. After almost 24 years of service sa ating mga tagapakinig, tagapanood ng programang ito, pansamantala mawawala po tayo sa DZMM Teleradio at ito ang nakalulungkot sa atin dahil naging bahagi na po ng buhay natin itong booth na ito. Yung mga kasama ko dito sa production, yung aming production assistant, yung aming executive producer, yung aming janitor, yung aming security guard na sumasalubong sa'yo every night tuwing magpoprograma ka, yung mga tauhan namin sa teleradio, sa DZMM radio, ito yung tatalikuran ko pansamantala dahil wala tayong magagawa. Kailangan natin. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas dos ng hapon at marami po tayong pagkukwentuhan. Mamaya ay magiging panauhin natin ang isa sa mga kaibigan po natin, buhat po sa Diocese of Cubao, si Father Aris Sison, no? Isa sa mga kaibigan natin dito sa Diocese of Cubao. Pag-uusapan po natin dahil kagaya ng nakasanayan po ninyo sa programang ito, buwan pa lamang ng Hunyo ay tumutugtog na tayo ng Christmas songs, di ba? For the past 2.5 years, hindi natin nagawa yan. Tumutugtog tayo ng Christmas songs pagpasok pa lang ng Hunyo. At iniisip na natin yung efekto ng mga awiting Pamasko sa atin. Hindi natin maikakaila yan, di ba? Kapag medyo down na down tayo, lungkot na lungkot tayo, parang pagod na tayo sa buhay natin. Kapag nadinig tayo ng mga awitin ng mga awiting Pamasko, yung Silent Night, Holy Night, di ba? Parang malungkot pero it gives you hope. Diba? May pag-asa. Ito yung mga nadidinig natin, especially kapag pumasok na po ang Christmas season na matatapos pagkatapos po ng isang linggo pa mula ngayon. Dahil ngayon, ang
ang linggo na ang simbahan natin ay nagsasaya sa gitna ng pananabik natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo on December 25 sa gitna ng pagtitika at paghahanda natin, no, sa pagdating ng Panginoon. Eh, itong linggong ito ay tayo po ay Gaudete Sunday, ang tawag dyan. Tayo po ay nagsasaya, di ba? So, ang music natin sa mga misa pagpasok ng Christmas season ay makakadinig na tayo ng mga awiting pamasko, no? Maraming mga awiting pamasko na nadidinig natin sa radyo na minsan ay madidinig din natin during the mass, no? Sa communion, otherwise after the mass, or sa introito, no? Pagpasok ng pare, madidinig na natin ang mga awiting pamasko. Ang tanong, kailangan ba nating palitan ng mga awiting pamasko na gagamitin natin sa mga misa sa panahon ng Pasko? Bakit kailangan palitan ang mga awiting ito? Anong buti ang nagagawa nito para sa mga mananampalataya na nakikisa sa pagdiriwang ng banal na misa? And of course, mamayang alauna ng hapon hanggang alas dos, ang huling oras ng programa natin, tayo po ay sasamahan ng ating mga kaibigan na naging bahagi ng programang ito. Sasamahan tayo ni Sandro Ochona, Patrol 48. Si Sandro ba ay nandito pa rin sa atin? Wala na rin si Sandro. Diyos ko, nakakalungkot. Mga politiko, yan ang ginawa niyo. Pinaghiwa-hiwalay niyo kayo. Eh, kami. Mga kambing, mga kuneho kayo. Hindi ko alam kung anong purpose ninyo. Ang dami-dami mga nagsasuffer na mga Pilipino dyan sa ginawa ninyo pagtanggal ng prangkisa sa amin. Makakasama rin natin si dating Undersecretary ng Department of Health, Dr. Elmer Punzalan. Hindi po maikakaila sa ating mga listeners na si Dr. Elmer Punzalan ay naging bahagi ng makulay na kasaysayan ng programang Dr. Love Radio Show. Makakasama rin natin mamaya ang mga dating executive producers natin, TJ Korea, na ngayon po ay kukuya-kuya-kuya na, saan ba siya, Canada o Australia? Australia. At nagbo-broadcast na rin doon ang TJ Korea. Kim Fajardo na napakalambing, and every time I see this guy, niyayakap ko ito at napakalambot ng katawan. Franco Reyes, isa sa mga supporters natin at nakasama natin sa paggawa ng documentary natin sa Fatima, Portugal. Michelle Tubalinal, of course, Michelle Tubalinal ang pumapalit kay Charlie Navarte kapag wala si Charlie. At for a long period of time, ay nakasama rin natin. Hanggang sa huling oras ng programang ito, Ma'am Sheila Tubalinal ang ating executive producer. At syempre ang aking inaanak na si Ramir Simbahon na nakikinig sa programa natin nung araw na estudyante pa siya hanggang sa nagtapos siya ng pag-aaral niya at naging empleyado at ngayon ay isang executive producer na rin po dito sa Teleradio. Can you imagine that? Pag-uusapan natin maraming bagay. Now, gusto ko rin pasalamatan po si Ma'am Mara, Ma'am Jing Reyes, ang ating mga kasamahan sa Teleradio, sa production ng Dr. Love. Alam po ba ninyo na mamaya sa TV Patrol ay mapapanood po ninyo ang isang segment na nagbibigay ng pagpapahalaga sa programang Dr. Love Radio Show sa pagwawakas nito sa araw na ito. Itatampok po tayo sa TV Patrol, kaya abangan po ninyo yan mamaya ho. Itatampok tayo sa TV Patrol. Ang ating oras, ganap ng alas 12:13 ng tanghali. Mamaya, yung mga pagbati ninyo, ho, maaari na ho kayo mag-text sa atin para mabasa natin mamaya. Baka meron kayong mga greetings or meron kayong mensahe sa programa natin ngayon. Pwede ho kayong mag-text. Napapakinggan po tayo ngayon sa mga sumusunod na mga digital platforms katulad po ng ABS-CBN Radio Service App. Nandiyan ang ABS-CBN News app, nandiyan po ang news.abscbn-cbn.com,
at sa Facebook at YouTube channels ng ABS-CBN News. Saan po tayo napapanood ngayon, Dr. Love? Napapanood po tayo ngayon sa Channel 26 ng Sky Cable at sa iba pang mga cable providers. Katulad ng cable providers dyan po sa Camiguin Island, ano? Ang kaibigan natin na si Charlie Brown ay nakatutok sa atin ngayon. Now, meron din pong paraan kung gusto po ninyong bumati sa mga mahal niyo sa buhay, may mensahe kayo, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa atin or tumawag sa ating Viber number, Dr. La Viber number. Pupwede po namin kayong makakwentuhan sa ating Zoom, no? Saan mang panig ng mundo, kung kayo po ay nasa ibang bansa, pwede po kayong mag-text. I-text lamang po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong kinaroroonan sa ating Dr. Love Viber number, 0991-710-6866. 0991-710-6866. Doon sa mga may mensahe or may mga pagbati na gusto po ninyong ipahatid sa inyong mga mahal sa buhay, maaari din po kayong mag-text or mag-comment sa ating Facebook at YouTube channels. At kung gusto niyo magpadala ng email sa ating programa, ang ating email address ay drloveradioshow@gmail.com. drloveradioshow@gmail.com. Oras, alas 12:15, pagbabalik natin ang mabuting balita para sa araw na ito at ang maigsing pagninilay natin. At pagkatapos, ihahatid ko sa inyo ang ating panauhin si Father Aris. Pagbabalik ng Dr. Love sa Teleradio. Pagkain pang-espiritual, mga salita ng Diyos, mga ginto ang aral na gabay sa ating kaluluwa't kasalukuyang pamumuhay. Pagpagkain pang-espiritual. Narito ang ating pagkain pang-espiritual para sa araw na ito, araw ng Linggo, 11 ng buwan ng Disyembre. Ang mabuting balita ay matatagpuan po natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, talata 11 at talata 11, kabanata 11, talata 2 hanggang 11. Nung panahong yun, nakabilanggo na doon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, "Kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Bakit kayo nagpunta sa ilang?" Ang tanong ni Jesus, "Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. At ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo. Siya'y propeta at sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iahanda niya ang inyong daraanan. Tandaan ninyo, higit sa dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit
ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Panginoon ang pagkain ng bibigay buhay. Ang sinumang lumapit sa Kanya ay hindi magugutom at ang nananalig sa Kanya ay hindi mauuhaw. Oras nun natin, ganap na ang 19 minuto makalipas ang 12 ng hating gabi. Ano ba yan? Diyan ba na? 12 ng tanghali. E paano naman, nandito ako bigla sa booth namin for 24 years, gabi, nandito. Anyway, tanghali pa lang ho. Balikan ho natin ang mabuting balita sangayon kay San Mateo sa kanyang 11 kabanata. Binibigyan ng pagpapahalaga ng mabuting balita ang karakter ni Juan Bautista. Alam niyo ito si Juan Bautista? Dapat ito si Juan Bautista ang maging patron ng mga broadcasters. Ano? Si Juan Bautista ang tinig sa ilang, no? At ito ang sumisimbolo sa fulfillment ng propesya nung araw na ang taong ito ang siyang maglilinis ng dadaanan ng Panginoon, no? At mapupuna po natin na sa panahong ito ng Adviento ay umiinog ang mga ebanghelyo natin sa buhay ni Juan Bautista. Ang paglilinis ni Juan Bautista, ang kanyang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos bago pa lamang isilang ang ating Panginoon Jesucristo. So, mahalaga po sa panahong ito ng Adviento. Mahalaga sa panahong ito ng pagninilay at paghahanda natin sa darating kapag meron tayong hinihintay na mahalagang tao o importanteng tao, ito ay pinaghahandaan po natin. At yan ang ginagawa natin sa panahon ng Adviento, ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. 14 days from now ay isisilang na at magkakatawang tao ang Espiritu ng Diyos. Magkakatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos at isisilang ng isang birhen. See? Nakita niyo yung mga propesya, nakita niyo yung daloy ng mga pangyayari. And before that happens, si Juan Bautista ay kumakalabit sa bawat isa sa atin na pagtuunan natin ang pansin at paghandaan natin ang pagsilang ng anak ng Diyos, ang kanyang pagdating sa ating buhay. So, ang Pasko ay hindi po nababase sa kaligayahan dahilan sa mga regalo na ating tinatanggap. Ang Pasko ay lumiligaya dahilan sa nakikita natin sa isa't isa sa ating mga taong nakapaligid sa atin. Nakikita natin ang ligaya sa bawat isa. Kung pakinggan nyo ang station ID ng ABS-CBN, makikita po ninyo na binibigyang diin ng station ID na ito ng ABS-CBN ang importansya ng bawat isang kasama natin na siyang nagbibigay ng ligaya at kulay ng kapaskuhan at liwanag sa buhay natin. Di ba? So kailangan we should be compassionate. Makita natin ang pangangailangan ng iba bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. You know, sa pagdating ni Kristo, we don't just celebrate dahil marami tayong pagkain sa bahay natin. Ang mahalaga sa pagdating ni Kristo ay may nabago sa buhay natin. Isang pagbabago na makikita ng higit na nakararami. Isang pagbabago sa ating mukha, na makita ng tao sa ating mukha ang larawan ng ating Panginoon na nagpapatawad, ang larawan ng Panginoon na nagmamahal at nagmamalasakit.
Simula pa lamang po yan, magbabalik ang palatuntunang Dr. Love. Kasama natin mamaya si Father Aris, no? Sa pagbabalik natin, ating pagkwentuhan. Ano bang tulong ang nagagawa ng mga awiting Pamasko? Di ba? Bakit ang lakas ng efekto kapag nadinig natin sa mga himpilan ng radyo ang mga awiting Pamasko? Bakit nagbabago ang ambience sa ating kapaligiran? Bakit nagbabago ang paningin natin? Bakit parang may pag-asa, may hope, ano? The more kapag tayo nagsisimba at nadidinig natin ang mga awiting Pamasko during the Mass. Alamin po natin mamaya sa pagbabalik ng programang Dr. Love sa Teleradio sa ating final episode ng programang ito ngayong araw na ito. Kasama niyo Brother June Banag until 2. Don't go away. Dr. Love. Dr. Love, your friend on the air. Dr. Love. Dr. Love, your friend on the air. Pag-ibig, mapasa at sayang.
Dr. Love, a shoulder to cry on. Oras natin, alas 12.34 ng tanghali. Ngayong ikalabing isa ng buwan ng Disyembre, ang ating pinapanood at napakinggang awitin ay Family is Forever. Itong aking producer, executive producer, si Sheila Tubalinal, gusto kong tawagin Kuneho. Parang, alam niyo, nasugatan ka, ano? Nasugatan ka pagkatapos nilagyan ng asin yung sugat. Yung bang napatakan ng patis yung sugat mo, mas mahabdi. Habang pinapakinggan ko yung, dati po itong awiting ito, Families Forever, performed by Leia Salonga, Bamboo, Sara Jeronimo, with a voice young artist, Van Jos Carmel, Seed Angel, Radney, Alexa, Gaya. Maraming salamat po sa ABS-CBN Star Music para sa music video na ito. At sa iba pang music video, pwede nyo silang sundan at hanapin lamang at mag-subscribe sa kanilang official YouTube channel, ABS-CBN Star Music. At kinukwento ko sa inyo, nung araw, itong song na ito, itong station ID na ito, was just an ordinary song for me. You know, kinakanta ko, nakikisabay ako sa kanta, Family is Forever. Pero ngayon, yung huling araw ng programa ko, parang ang sakit na namnamin that I was once a part of the family of ABS-CBN and now magkakahiwalay kami. Di ba nga? Kakaiyak. Parang hindi ko matatapos ang programa. Batiin lang natin muna ho. Merry Christmas, Brother June, sabi ni Dr. Daisy Flor Villegas Dizon. Kindly greet and congratulate Nilsen Dayang Hirang, ang anak po ng aking kumaring Zenny Dayang Hirang. He's graduating today from the Asian Institute of Management with a degree of Master's in Business Administration. Congratulations, Nilsen. I'm very, very proud of you, huh? And your mom too. And of course, Giorgio Esteban Serafica ay bumabati din po. Brother June, sabi ni Uncle June, watching kami ni Mama sa iyo. I won't say last broadcast kasi nakakalungkot. See you around. Maliit lang ang tagig para hindi tayo magkita ulit. Maraming salamat sa iyo, Giorgio Esteban. Okay, ating alamin ang pagbabago sa mga awitin sa loob ng simbahan. No? Sa panahon ng Adviento, sa panahon ng Christmas season, anong purpose nito? Bakit kailangan may mga mabago mga awitin? Bakit kailangan awitin ang mga Christmas songs? Lahat ba ng klase ng Christmas songs pwedeng awitin? Panauwi natin ngayon via Zoom ang kaibigan natin, buhat po sa Diocese of Cubao, isa sa very, very active na mga na pari sa Diocese of Cubao. Pag-usapan natin ang halaga ng Adviento at ang Christmas liturgical music and songs sa pagdiriwang po ng bawat misa. Pabatiin muna natin. Magandang hapon, Father Aris Season. Welcome to Dr. Love sa Teleradio. Father Aris? Magandang hapon, Brother June. Ang bati ko ngayon ay Happy Gaudete Sunday. Yes. Because today, the third Sunday of Advent, is known as Gaudete Sunday from the Latin word rejoice. Yes. So we should be rejoicing pagsasaya kasi malapit na Pasko. Yun ang... Two Sundays na lang, Pasko na. Pasko na, yun ang pinakahihintay ng marami, di ba? So batiin na kita ng happy, ng Merry Christmas and Happy New Year, Father Aris. Ganun din kay Mama Helen. Ako hindi pa bumabati. Bakit? Kasi hindi pa Pasko. Adviento pa. Oo nga pala, no. Pero alam mo, nung nag-i-introduce ka kanina, sabi ko, tuturuan ko to. Oo nga. Adviento ang paghahanda. Pero... Alam mo, sige, to start our discussions, yes, on that. Alam mo, I am a crusader for Advent. Okay. Kasi hindi kilala ng tao ang Adviento eh. Alam mo, ang Katolikong Pilipino, ang kilalang kilala, Biyernes Santo, tsaka Pasko. Ang Adviento, pero ang Adviento,
I agree. Ang Adyento hindi kilala. Oo, I agree with you. Alam nila. Alam ko ikaw. Alam June, nila. July, papatugtog ng Christmas songs. Oo. And you have your own reasons for that. Yes. Kaya lang, personally, nalulungkot ako kasi natatabunan yung Adyento. Oo, yung season na nga. Natatabunan yung Adyento. Eh, mahalaga yung Adyento kasi precisely paghahanda yun para sa Pasko. Mm-mm. And para maging makahulugan ang isang bagay, kailangan paghandaan. Right. Kailangan paghandaan. Eh, maaga masyadong, diba, we are proud na pinakamahaba yung Pasko natin sa Pilipinas. Oo. Kaya aminin natin, very commercial naman yun eh. Oo. Diba? Totoo. Maaga yung mga tugtog ng Christmas carol sa department stores para bumili ka. No? Maaga yung Christmas parties, no? Hindi pa nga nagka-Christ the King, nagka-Christmas party na eh. No? Para daw habang maaga, parang hindi pa traffic. No? Kasi after December 25, magbabakasyon. Yun lang ang ikinalulungkot ko lang na isasangtabi yung spiritual preparation for Christmas. Adviento. Mm-hmm. Which I firmly believe, is very, very important so that we can really celebrate Christmas. But, Father, we already have a lot of preparations. Sa simbahan, there are symbolical things that you see. Nandiyan ang Advent wreath, nandiyan yung iba't ibang kulay ng Adviento, nandiyan yung humilya ng pari. Ang Ebanghelyo ay tumatalakay sa paghanda natin sa pagdating ng Panginoon. But it seems like may kulang pa. Paano natin magiging aware ang mga mananampalataya sa kahalagahan ng Adviento, Father? Kulang kasi ang pakiramdam ko, hindi naririnig yung mga aral sa simbahan. Uh-huh. Hindi naririnig yung Adviento pa kasi naghahalo-halo eh. Mm-hmm. No? For example, kaya Adviento pa, pero may mga lugar na kumakanta na ng Christmas carols. Pagpasok ng simbang gabi, Adviento pa. Oo. Ang simbang gabi ay nobinaryo, siyam na araw ng paghahanda para sa Pasko. Hindi pa Pasko. Oo. Eh kaya lang, yung nagkakahalo-halo pa. That's probably kaya, because... Walang focus. Oo, probably because Filipinos as a whole ay excited doon sa celebration ng Pasko. Hindi doon sa tunay na meaning ng Pasko, kundi yung celebration ng commercialism ng Pasko. Doon yata tayo na fo-focus. Malakas yun. Oo. Malakas yun. Kaya nga, naalala ko, meron akong kaklase na ang kanyang battle cry. Si Jesus ang dadating. Si Jesus ang dadating. Hindi si Santa Claus. Oo. We need to focus, no? We need to focus. Kaya parang ano eh, parang medyo naghihilahan. Uh-huh. Naghihilahan yung nakikita natin sa labas, yung Pasko na, no? Pag pumunta ka sa mall eh, talagang todo na eh. Oo. May mga nagtatanong sa akin, masama ba daw 'yon? Hindi ko naman sasabihin masama. Kaya lang, hindi nga tayo nakakapaghanda. Hindi tayo nakakapag-celebrate ng Adviento. At ano ang nagiging bunga nito? Napapansin mo ba na may mga tao na December 26 tapos tapos ko? At sumama naman. May ganun the tao. Day, the day after Christmas tapos ang Pasko. Pagod na eh. Uh-oh. Pagod na. No. Yung mga laruan, sira na. Uh-oh. Yung binili sa Divisoria, ilang oras, sira na. Uh-huh. Wala na, malungkot na. Parang irrelevant na ang Christmas tree. Oo. That happens because there is no internal preparation. I agree with you. Oo. Yun ang point ko. Yun ang dahilan ko kung bakit
I fight for Advent. I hold on. Uh-huh. I hold on playing Christmas carols, putting up Christmas decors. I hold on. I hold on. Until the Christmas isa lang ang dahilan ko kung bakit nagpapatugtog ako ng Christmas carol sa rectory ko. Kasi malungkot ako't may sakit si Celine Dion. Oh. Ganun ba? Isa yan sa programa si Celine po. Dion, isa sa favorite ko sa favorites ko ng Christmas. Mga awit. And I remember years ago, my brother gave me a CD of Celine Dion and uh-huh. I have always listened to her. So these She's days... She's a good singer, yeah. Medyo malungkot ako because of her. Well, sa programa ko, nadidinig niyo yun. Pagpasok pa lang ng June, tumutugtog na ako. That's simply because kaiba ito, ha? Napapangiti ako. Napapangiti ako pag narinig kita. Because... Alam mo, Brother June, yung pag nagigising ako ng madaling araw, tapos magbubukas ako ng radyo, tapos marinig, eto na naman, Pasko na siya. Oo. It's because hindi natin maikakaila yung excitement, yung hope, na dala ng mga awitin na yan. You know, soft as the voice of an angel. Pag nadinig mo yan, kahit nasa gitna ka ng problema mo, parang may pag-asa. You know, may kakapitan ako. Yun ang isa sa mga dahilan natin. Now, yan din yung dahilan siguro kung bakit meron tayong mga Advent music na ginagamit during the Mass. Father, anong purpose nitong mga Advent music na ito? Music is an important part of the liturgy. No? Music is a very important part of the liturgy because it helps us pray. It helps us celebrate the Mass. Uh-huh. It sets the tone. And I remember it was Saint Augustine who said, "He who sings well prays twice." Oh. Singing is not just singing. It can be a good form of prayer. Uh-huh. So the Advent songs during this season of Advent, when we say, "Come, Lord Jesus," it expresses our desire. Mm-hmm. Yung panalangin natin, "Come, Lord, we need you. Come, Lord, kailangan ka namin sa buhay na." Yeah. Well, even the Gospels, makikita natin sa Ebanghelyo, yung importansya ng paghanda natin doon sa pagdating ng Panginoon. Di ba? Mahalaga yan. Di ba? Ngayong panahon ng Adviento, meron tayong tatlong characters na magandang pakinggan. Mm-hmm. The prophet Isaiah, mm-hmm. John the Baptist, uh-huh. and the Blessed Virgin Mary. Okay. John the Baptist, like the past two Sundays, no, yung kanyang message, prepare the way of the Lord. Uh-huh. No? So siya mismo, parang ang ganda-ganda ng image na yung painting na sumisigaw siya. No? Mm. Because that is the role of John the Baptist, the precursor of the Lord. Prepare the way of the Lord. Repent, for the kingdom of God is near. Mm-hmm. So this is John the Baptist telling us. Tapos, isang maganda pang gunitain natin. Alam mo, ang ganda-ganda ng image. May post ako sa Facebook ko. Yung imahe ni Maria na buntis. Okay. That is the image of the Blessed Virgin Mary mm-hmm. that we should reflect on during this season of Advent. Naghahanda na. And I often say to the mothers, you know how it feels. Mm-hmm. You know how it feels, you know, the last weeks before you give birth. So I tell the mothers, I believe you have a special closeness to the Blessed Mother during this season of Advent. Yes. Because you have felt how she feels. Uh-huh. So samahan natin ang ating mahal na ina sa kanyang maghanda bago siyang magsilang ng kanyang anak. And then, Prophet Isaiah. The Prophet Isaiah. Kasi, di ba, it was foretold, no? If it was foretold in the Old Testament
that God will send someone to set His people free. No, the prophet Isaiah is telling us who, what this child is going to be. Mm-hmm. Doon ang galing yung kantang, what child is this? Eh? Oh yes, so, yes. So yung dun sa pagpapahayag ni Prophet Isaiah of what this child is going to be. I have a question to you, Father. In today's gospel, sinabi dito that John the Baptizer is the greatest prophet, no? Bakit binigyan din ng Panginoon yan? Because he's the precursor of the Lord. Uh-huh. No? Siya yung kahuli-hulihan eh. He's the greatest and the last of all the prophets. The prophets. Because all remember in the Old Testament, our first parents fell. Mm-hmm. And the prophets of old were all telling us about God saving His people. Mm-hmm. Finally, in Jesus Christ, He is here. And so John the Baptist, siya yung pinakamalapit, no? Uh-oh. And pinsan niya, no? Pinsan niya, no? Uh-oh. And the greatness of John the Baptist is that he knew his role. Yes. Knew his role. Nung dumating na yung punto na nandiyan na si Jesus, umatras na. Kasi tapos na yung kanyang papel. Hindi, wala na ako sa picture ngayon. Siya nang importante. Mm. No? Kaya nga, sa akin, when you speak of Advent, yung preparation for the coming of Jesus, when you speak of Advent, parang ang iconography sa akin is John the Baptist. Nasa isip ko, yung John the Baptist, the icon of Advent, preparation for the coming of Jesus. You are correct. Kasi siya yung nagsabing, andito na yung hinihintay natin. Siya na yon. No? And then, the words of John the Baptist when he said, "Behold the Lamb of God." Uh-huh. That is a scriptural way of saying, He is the one you have been waiting for. Hindi ako karapat-dapat magkalas ng kanyang tali, mm-hmm, ng kanyang sandalyas. Talagang, mm-hmm, bumaba siya. Ibinigay na niya yung limelight, sabi nga, if we may say so, sa Panginoon. Yeah. Kasi ito talaga yung hinihintay natin. Dito na ako sa tabi. Di ba? Now, Father, yung mga Christmas songs na inaawit sa Misa, ang pagkakaalam ko, hindi lahat ng Christmas songs na pwede mong kantahin dyan sa Misa natin. Merong mga pinapayagan ng ating simbahan ng mga awiting pamasko na pwedeng kantahin. Anong role nito at ano-ano itong mga awiting na ito? Anong purpose nito? kasi kailangan isaisip natin, nasa Misa tayo. So they're not even just religious songs. They're not even worship songs as the charismatics call it, no? But the songs at Mass should be liturgical songs. Mm-hmm. Parang, Brother June, hindi pwedeng kantayin sa Misa yung Santa Claus is coming to town. Oo. Or I saw Mommy kissing Santa Claus. Hindi pwede yun sa Misa. Uh-oh. Hindi pwede. No? Kasi, kailangan tandaan natin na nasa Misa tayo. Nagdadasal tayo, sumasamba tayo sa Diyos. So yung mga lahat, yung kanta natin, yung mga ginagawa natin during the Mass, kailangan akma dun sa liturhiya. Yan, kailangan tandaan yan. Paulit-ulit na namin tinuturo yan eh. Oo. Kaya alam, marami pa ding nagkakamali. O nagkakamali kaya? O talagang sinasadya nila dahil yun ang gusto nilang kapahin? Palagi ko natutulog nung nagle-lecture kami. Kasi alam ko. Pasaway. Pag sa unang simbang gabi, may kumanta ng Ang Pasko ay Sumapit, Panginoon ko talagang yung loo ko. Simbang gabi pa lang yan, ha? Hindi pa. Oo.
Pero sa simbahan kasi merong kayong ano, merong hindi porque nasa music ministry ka, lahat ng gusto mong awitin, pupwede mong awitin. Oo nga, may guideline siya, kaya may formation din eh. Oo. Lahat ng ating mga liturgical ministers, may formation, no? Pero ang pari ba ay aware dito, Father? Kung may makita ba kayong mali doon sa mga lineup of songs na kinakanta during the Mass, do you call their attention para maitumpak ito? Ako ay I am very proactive. So, bago magsimula ang Adviento, kinakausap ko na yung mga music ministers. Bago, tapos sinasabi ko anong dapat gawin, anong dapat kantahin, ano ang hindi dapat kantahin. Oo. Bago pumasok ang simbang gabi, uulitin ko yan. Tapos bago pumasok ang Pasko. Ang hirap-hirap, Brother John, kapag yung nasa misa na, tapos yung sinabi mo huwag gawin, talagang yung parang Ash Wednesday, sinabi mo nang walang Alleluia, tapos kakanta ng Alleluia. Alam mo, ang hirap-hirap no? Tapos kami yung i-criticize kasi mainit ang ulo. Pag sumimangot si Father, no? Pag sumimangot si Father, mapopost sa Facebook yan. Brother John, unfair. Talagang parang hindi kami pwedeng magalit. So, we do everything, ako paulit-ulit ako kahit. And then before the Mass, sasabihin ko, walang Gloria, ha? Oo. Okay. Yun. So, maraming pwedeng magawa. Oo. One very, very, very simple example ay yung sinasabi ni Father, and ito, tandaan po ninyo ito ho, sa mga laiko, ng mga makikiisa sa misa. Yung awiting ang Pasko ay sumapit, I am sure may mga grupo diyan nakakanta na yan itong panahon na ito ng simbang gabi. Simbang gabi pala, nobenaryo pa lamang po yan. Wala pa yung ang Pasko ay sumapit. Pero pag yan ay kinanta during the simbang gabi, alam niyo nang may mali. No? Well, anyway, Father Aris, baka meron kang mensahe sa ating mga nanonood ngayon. Para higit na mapaghandaan at least alam ang direksyon sa paghahanda dito sa Advent season na ito at malaman kung ano yung pinaghahandaan natin. Mensahe buhat kay Father Aris Season. Father Aris? Brother June, gusto kong i-quote si Bishop Robert Barron, one of those I follow on social media. And 3 days ago, mayroon siyang post sa Twitter, sabi niya, "Friends, can I suggest something to everybody? Go to confession this Advent. It is a great way, the best way to prepare for Christmas. So go to confession this Advent. It is a great way, the best way to prepare for Christmas." Ang Pasko ay pagdiriwang natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat ng ginagawa natin, yung mga parties natin, yung pagbibigayan natin ng regalo sa bawat isa, yung pagdalaw natin sa mga mahal natin sa buhay, lahat ito ginagawa natin dahil pinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin yan. Higit sa lahat ng paghahanda, ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating puso, ihanda natin ang ating kaluluwa upang tanggapin natin ang ating Panginoon. Ang gandang mensahe, Nora, no? Matagal nating hinintay ang pagdating ng Pasko at sana makita natin yung importansya ng paghahanda natin spiritually sa buhay natin sa pagdating ng Pasko, ang pagsilang ng Panginoon. Father Aris! And Brother June, yes. So I am here, I am your guest on your last episode on this network. Yes. Will I be your guest on your first episode wherever you will transfer?
Sisiguruhin ko yan, Father. Hindi. But, God bless you. God bless you, Brother June. Wherever you go, God be with you. And we will follow. Maraming salamat. Thank you, Father Aris. Well, this is not the end of Dr. Love. Lilipat lang tayo ng bahay para maibalik natin yung dating buhay at kulay ng programa natin. Father Aris, I love you. Thank you so much. And please kiss Mommy Helen for me. I will tell her. God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas to you. Thank you. Sa atin po nakasama, Father Aris Iso ng Diocese ng Cubao, ang pagbibigay niya ng importansya sa kahalagahan ng paghahanda natin itong panahon na ito ng Adviento, paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. Well, ang Panginoon sinilang 2,000 years ago at hindi na siya isisilang na muli. Ginugunita lamang natin ito. Ang mahalagang pagsilang ng Panginoon ay nagaganap sa ating puso. Ang pagsilang ni Jesus. Pagbabalik po natin, makakasama natin ang mga dati nating nakasama dito sa ating programa, sina Zandro Ochona, sina Dr. Elmer Punsalan, ang ating mga naging executive producers. Bibigyan natin ng pagkakataon na makasama natin dito sa programa natin live ang mga nakasama natin, sina mga producers natin, sina Paul Bea, who has been part of the program also sa mga paglilingkod natin. Pagbabalik po ng Dr. Love sa Teleradio. Don't go away. Dr. Love, a shoulder to cry on. Heart to heart. Heart to heart. With Dr. Love. Welcome po sa ating programa, Dr. Love Radio Show. It was the brother, Jules Balag. 25 taon. Ganyan katagal nang napapanood at napakikinggan ang Dr. Love Radio Show. Maging ugali po natin ang pagnilayan natin ng pangaraw-araw na salita ng Diyos. Naging sandalan ng mga may problema sa pag-ibig, pamilya at relasyon. Pag-usapan natin ang problema niyo, baka ho makatulong kami. Sa ating pagsasama, marami-rami na ring dumulog at nabigyan ng payo. Ilan sa mga ito ay tumatak at di kailanman malilimutan. Gaya ng kwento ng isang amang binitbit sa kumbento, ang wala ng buhay na anak. Alam mo, Brother June, kahabag-habag itong sitwasyon nga nitong isang ama dito sa kahabaan ng Tayuman Street sa lungsod ng Maynila. Kip-kip-kip-kip niya ngayon. Yung wala ng buhay na katawan ng kanyang anak. Itong 2 years old na kanyang anak na lalaki. Nakabalot lamang ito ng kulay pulang t-shirt. At nakatalong po itong ama na si Marlon De Leon dito mismo sa tapat nitong gate, nitong Missionaries of Charity. Live na kinausap at inalam ng Dr. Love Radio Show at ni Radyo Patrol 48 Zandro Ochona ang sitwasyon. Pumunta po ako dito sa Madrid. So, sana ako ng tulong. Oo. So, may nakapagsabi sa akin na tulong na siya. Oo. May pagdating mo dito, nakausap. Sarado na. Anong oras mo ba kayo nakarating na dito? Hindi po edi. Naging daan ang programa para magkaroon ng disenteng himlaya ng bata. Pero higit sa lahat, nabuhay ang bayanihan sa mga tagapakinig noong gabing iyon. Ang mahalaga ay ma-assistihan muna siya na mailagay sa maayos na katatayuan yung kanyang anak. Mayroong driver ng taxi na sinadya pa ang mag-ama para mag-abot ng tulong. Marami rin ang tumawag sa istasyon para alamin kung paano sila makapag-aambag sa pangangailangan ng ama. Minsan na rin naantig ang ating mga damdamin sa tawag ng isang ina. Nang mga panahong iyon, desidido na siya na tanging kamatayan lang ang solusyon sa kanyang problema. Sa katunayan, habang kausap siya sa ere, ay hawak na niya ang mga tabletang kikitil sana sa kanyang buhay. Pero bago yon,
nasa isip na niyang unahin ang mga anak. Himalang maituturing na sumagi sa isip ni Janice, hindi niya tunay na pangalan, na tumawag sa programa sa panahong magulo ang kanyang pag-iisip. Agad na inisa-isa ang pangangailangan ng mga anak ni Janice. At sa bawat pangangailangan, agad din ang naging tugon. Si Radyo Patrol Eric Dastas ang sumundo sa mag-iina sa Marikina. Isa sa tumulong sa kanila ay sinuoy DOH Assistant Secretary Elmer Punzalan. Personal niyang inasikaso si na Janice sa Quirino Medical Center kahit pa 10 oras na ng gabi. Ilang taxi drivers din ang nag-convoy sa sasakyan ng aming radio patroller kung saan sakay ang mag-iina ni Janice. Nang dahil sa malasakit at bayanihan ng bumubuo sa programa, tagapakinig at ng gobyerno, nailigtas si Janice at ang kanyang mga anak sa kamatayan. Ilang talento rin ang naipamalas sa ating Christmas Choral Competition. 2018 ito sinimulan, kung saan naglaban ng ilang choral groups sa pagandahan ng Christmas song rendition. Wesleyan Chamber Singers ang hinirang na Dr. Love Christmas Choral Champion noong unang taon. At PUP Bagong Himig si Renata naman noong 2019. Nakilala rin ang ating programa sa mga pilgrimage na aming idinokumento upang maisama namin kayo sa pagtuklas ng mga milagro ng Panginoon. Una na ang landas ni Jesus noong 2018 kung saan nagtungo tayo sa Jerusalem. Isang panalangin na itinuro niya sa mga apostol. Higit 2,000 taon na ang nagdaan at dinarasal pa rin magpa hanggang sa ngayon. At ang himala sa Fatima na dinayo pa natin sa Portugal. Nakita ng mahigit 70,000 katao ang tinatawag na The Great Miracle of the Dancing Sun. Pinagtibay nito ang pananampalataya ng mga naroroon sa mga mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima. Magandang gabi ho. Ito si Brother June Banaag. Kasama niyo hanggang alauna ng umaga dito sa programa Dr. Love Radio Show. Kahit tagal nang may grass sa'yo, pero suntok sa buwan. Wala daw forever. Pero ang mga kwento, payo at aral na naibahagi sa Dr. Love Radio Show ay mananatili sa bawat tagapakinig at tagapanood. Always and forever. Ito po si Brother June Banaag, OP. Maraming salamat. Shalom. Aleikum. Tulungan niyo po ako, O Dr. Love. Oras natin, ganap ng 1:15 ng hapon. Hindi ko alam kung paano. It's so hard. Di ko alam kung paano ko tatapusin ang programa until 2. Well, anyway, pasensya na po. Very emotional. Salamat sa production staff ng Dr. Love. Alam niyo, hindi ko po akalain na ganito nila pahahalagahan ang programa. Akala ko it was just an ordinary program on radio and television. Salamat po. Hindi ko alam na sa likod ng popularidad ng programa, kaiba ang tingin ng production staff ng Dr. Love, ng DZMM Teleradio, sa kahalagahan ng programa. Nakita natin kung paano pinagtagpi-tagpi ng mga tauhan natin ang mga mahalagang bahagi ng programa natin na nakasama kayo.
Maraming story at mamaya ay pag-uusapan natin yan. Batiin ko lang muna yung aking anak na ngayon ay nasa Dubai sa United Arab Emirates. Si Judy Morante at ang aking anak na si John Banaag, ang aking manugang si Marco Morante at si Aldrin Bautista na ngayon ay nanonood sa programa natin. Gumising ng maaga para mapanood ang huling episode ng programang Dr. Love. Maraming salamat sa inyo. Sabi ng aking anak, maaaring nagsarado ang isang bintana o ang isang pinto, pero maraming bintana ang bubuksan. Well, ang biyaya ng Diyos ay alam po natin na nandiyan, no? Chato sa Kluti, maraming salamat. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak habang inaalala ang mga nakaraang episode. Napag-uusapan natin ang episodes. Balikan natin ang isang tao. Unahin ko muna si Dr. Ponzalan. Balikan natin ang isang tao na naging bahagi po ng programang ito. Naging takbuhan natin para makatulong sa higit na nakararami ng mga tumatawag po sa atin. Nasa linya natin ngayon si Dr. Elmer Ponzalan. Hindi ko na alam yata ang pipindutin ko rito. I don't know if it's this one. Dr. Elmer, magandang hapon sa iyo. Brother John, magandang hapon po sa inyo. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Masaya naman po. Yusek, tayo po ay nasa huling episode ng programang Dr. Love ngayon sa teleradyo. Nandito ako sa Quezon City at dito ko nagpo-programa. Gusto kong ma-feel yung pagiging broadcaster ko, pagiging anchor ko. At napag-usapan ka namin na you have been part of the program for 25 years. Nandiyan ang pangalan mo, kasama ang pangalan mo na isa sa mga tumulong sa amin. Meron ko bang naalalang isang particular na episode ng programa natin na alam mo naging bahagi ka? Brother John, naging bahagi na rin po ng aking pang-araw-araw na gawain ang maging tagapakinig mo at iyong kagapay at pagtulong sa inyong pagtawag, Brother June. Isang malaking din sa akin na ako'y nakakabigay ng kaunting may aalay, Brother June. Dr. Elmer, I remember kung natatandaan mo si Eric Dastas, isa sa mga tumulong sa atin yan. O si Eric. Oo, nang tulungan natin yung isang babaeng taga Marikina, nalimutan ko ng pangalan niya. Pero yung babaeng yun ay committed na siya na magpakamatay at uunahin niya yung kanyang mga anak. Problema niya yata noon was yung asawa niya ay nahook sa yung e-games na tinatawag, yung gambling sa internet. Wala nang maiwing pera yung asawa niya sa kanya. So, marami nang maniningil sa kanila. May sakit yung kanyang mga anak. In fact, yung isang anak niya pumasok sa eskwelahan ng walang baon at may fever. And that night, ang plano niya, patayin na yung mga anak niya at magpakamatay na rin siya. I remember vividly. Pinagtuunan ko ng pansin yung pangangailangan ng kanyang anak. Alam ko na ang nanay, uunahin niya yung pangangailangan ng anak niya kaysa sa kanya. So pinagtuunan ko ng pansin yung needs ng kanyang anak na may fever at nagbi-bleed yung gums. Immediately tinawagan kita para matulungan natin. Remember that? Pinadala mo sa si Quirino. Janice, Brother Janice John, nga yata, Janice. Oo. Pinadala mo sa Quirino Memorial Labor Hospital. Nagpunta ako. Yung mag-iina. At nahirapan kang pumasok sa dami ng mga taxi drivers na nakabalandra doon sa kalsada dahil gustong tumulong dito sa maginang ito. Remember that? Eric Dastas. Tanda-tanda ko po yun kasi ang buong hospital, ang Quirino Memorial, at that time, na siya din ang ating isa sa mga napakaraming mga hospital na nakatuwang. Tumutulong din siya, 10 years. Oo. Kaya nakahanda sila at that time. Nung nagpunta pa tayo doon, nagpunta ako doon.
nakaagapan nga natin yung nangangailangan ng tulong. Isang, alam mo, isang bagay na nagpapataba ng puso ko ay sinabi ko doon sa nanay, kay Janice ba yun o ng Marikina? Sabi ko sa kanya, Janice, you will be, ang anak mo will be confined sa ospital sa tulong ng Department of Health through Assistant Secretary Elmer Punzulan. And I promise you, tonight, ngayong gabi, kung hindi mo pa nakikita sa Kristo, makikita mo si Kristo sa ospital ngayong gabi. You will see Him face to face. Alam mo, that same night, nakita ni Janice, Dr. Punzulan, ang larawan ni Kristo sa katauhan ng mga taxi drivers na naghatid sa kanya ng 20 pesos, 10 pesos, naghatid sa kanya ng mga cookies, mga biskwit, mga milk para mainom ng kanyang anak. Ito ang isang aral na napakagandang pagnilayan na magandang mabuhay na makikita sa ating mukha ang larawan ng ating Panginoon. And what about this man na ang kanyang anak na 2 years old ay namatay sa isang ospital sa Maynila? Remember that? Na natakot siya dahil malaking babayaran niya para mailabas yung kanyang anak. Itinakas niya yung anak niya sa ospital. Tumakbo siya sa kumbento ng mga madre at pinaghintay siya dun sa gate until natagpuan ni Sandro Ochona itong mag-amang ito. Patay na yung kanyang anak. Remember, tinulungan mo rin yung mamang ito. Nelson yata ang pangalan niya, if I'm not mistaken. Opo. Nakabalot pa ng kumot sa Brother June at kakaawa nga parang nakagapay yung kanyang ama. Oo. Pang makapagbigay tulong sa kanyang anak. Ang kakano, at that time, kasama ko nga si Sandro. Si Sandro Ochona. Oo. Kumusta na kaya si Sandro? Mamaya makakausap natin si Sandro. Well, anyway, Dr. Punzulan, ang mga aral na iniwan ng programa natin sa mga tao, katulad ng kasaysayan ni Nelson, isang ama na hindi na alam ang gagawin doon sa mga panahon ng kamamatay pa lamang nung kanyang anak. Diarrhea yata yung kinamatay ng kanyang anak. Ano pang pinakamasamang pangyayaring maganap sa buhay ng isang tao na mamatayan ka ng anak mo? Wala kang pera sa bulsa at hindi mo alam kung paano maililibing ang anak mo. Ang mga panahon na tila baga nasa kadiliman ng buhay niya si Nelson, dumating si Dr. Elmer Punzulan, dumating si Sandro Ochona, dumating ang programang Dr. Love upang muling maibalik siya sa landas, sa tamang track ng buhay, ng may pag-asa na may mga taong nakahandang tumulong. Dr. Elmer. Malapit sa gate ng Jose Reyes noon, Brother John. Exactly, kaya yes. Kaya Espiritu Santo, tatawid ka lamang, tatapad ka sa daan sa gate ng Department of Health. Nandun ang Jose Reyes Memorial That's Hospital. Right. Well, Dr. Elmer Punzulan, sa oras na ito, gusto ko lang ipahatid sa iyo ang taus-pusong pasasalamat ng programang ito bilang nakatuwang ka namin, nakaisa ka namin sa mga paglilingkod sa ating mga tagapakinig. You have been a part of the program. You have been part of the history of Dr. Love. Maraming salamat sa iyo, Dr. Elmer Punzulan. Opo, Brother, maraming salamat din sa pagkakataon. At kung yung natatandaan din yung mga apo mo na nangangailangan. Yes, yes. Gatas ng ina ay tinulungan din natin sa Pabella Hospital naman. Kaya sa yan ay naganap at tayo ay nagbigay ng ating tulong sa nangangailangan, Brother June. At ang iyong programa ay talagang napakarami nang inaabot na at marami tayong naging karanasan. At sana ay ipagpapatuloy natin ang ating magandang gawain, Brother June. Hindi lamang habang may posisyon, kahit walang posisyon, ang pagtulong ay di nangangailangan ng posisyon. Ang pagtulong ay dapat wagas at tapat. Katulad mo, Brother John, ikay pagpapalayas mas lalo at ng iyong buong pamilya.
Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Dr. Elmer Punzalan. I'll get in touch with you again, ha? Maraming salamat sa iyo. Naging panauhin natin, dating Undersecretary Elmer Punzalan ng Department of Health. Ating oras, 1:27 ng hapon, sa huling bahagi na po ng ating programang Dr. Love sa Teleradio. We have Zandro Ochona. Saan nandun si Zandro? Si Zandro ay merong mensahe sa atin. Let's listen to Zandro. Zandro Ochona. Magandang hapon, Brother June. Live ako ngayon sa Zoom. Ay, Zandro, magandang hapon sa'yo. You look so good and so fresh. Zandro, gusto kong pasalamatan ka sa napakaraming tulong na naibigay mo sa programa. You have been there in the dullest moment of the program, and yung mga nakatutuwa na balikan natin yung kasaysayan ng liwanag at pag-asa na naibigay mo dito kay Nelson. Remember Nelson, yung mayroong 2-year-old boy na namatay na anak niya? Oo. Brother June, Marlon. Si Tatay Marlon, yun. Oo, Marlon. Oo, Tatay, yes. Marlon. Oo. At 7 years old yung anak niya na babae na namatay sa diarrhea. Aha. Ikikwento ko lang, Brother June, mabilis kung paano ko na-discovery yung story na yun. Kadalasan, meron tayong mga sources, tapos nagsasabi sila na parang may patay dito, sa ganitong lugar, check mo, puntahan mo. Pagpunta ko dun sa lugar, nakita ko na nandun na yung mga pulis, nandun na yung soko, hinahanap ko yung patay. Kadalasan, kapag graveyard shift ka na reporter, ang aabutan mo talaga, napaka-gory na eksena, masyadong madugo doon sa eksena kung nasaan nga yung bangkay, hindi ko makita. Tapos may nakita ko isang mama nakaupo, nakatalungko doon sa harapan ng isang kumbento. Tinatanong ko, andun ba siya ba yung patay? Pero gumagalaw. Yun pala, kip-kip-kip-kip niya ng kulay pula na blanket yung kanyang anak. Pero, Brother June, tinanong ko, parang ano bang nangyari? Ganyan. So sabi niya, itinakas niya dahil nga wala siyang pambayad at natatakot siya na baka pag hindi niya natubos yung bangkay ng kanyang anak, hindi niya mabigyan ng disenting pagpapalibing yung bangkay ng kanyang anak. Ito pa, Brother June, medyo na kinikilabutan ako. Ngayon, yung exactong araw nung anniversary, 9 years ago, December 11, 2013, oh my God, ko nalaman yung nakuha yung storya na yan sa Maynila. At eksakto ngayon, Brother June, kung mape-playback lang natin yung yan, yung Facebook, yung Instagram post ko, December 11, 2013, exactly 9 years ago, etong storya na to. Oh my God. So it happened tonight. Mamayang gabi, mangyayari yan. 9 years mm-hmm. ago, 11th of December. And 11th of December, magpapaalam na rin ako sa iyo, Zandro. Maraming salamat sa mga makukulay na kasaysayan na ibinigay mo sa ating programa. Maraming salamat din, Brother June, kasi alam mo, every time na madideploy kami, alam ko, naalala ko, alas 9 ng gabi yung pull-out namin lagi sa opisina. Lagi kong tinitext si Charlie Navarte, yung executive producer natin that time, na if in case nga na mayroong mga public service, lagi ko siyang kasabihan. And then that night, naalala ko kasi gagaling ko lang sa bakasyon. I was praying the whole 7 days nasa Boracay ako that time. Kung ano ba yung essence ng pagiging reporter ko? Parang panahon pa ba para ako'y manatili bilang reporter ng mga panahon na yon? Tapos ito yung unang-unang story na nakuha ko pagbalik ko. Kaya maraming salamat, Brother Jude, kasi nasagot yung tanong at nabigyan ako ng pagkakataon na tumulong sa kapwa. Maraming salamat, Zandro. Zandro, ang bawat isa sa atin ay may purpose sa buhay. Minsan, katulad ni Zandro, tinatanong natin, anong dahilan, sapat na ba yung mga ginagawa ko? Little did we know, may mga plano ang Diyos para makita mo, Zandro, ang kahalagahan ng existence mo. Mahal ka ng Diyos. You have a purpose in life.
Maraming salamat, Sandro. God bless you. Maraming salamat, Brother June. God bless you too. Nakasama natin si Patrol 48, Sandro Ochona, isa sa mga reporters po natin sa teleradyo na nag-iwan ng makukulay na bahagi sa programang Dr. Love sa teleradyo. Magbabalik po tayo, ilang paalaala lamang. Pagbabalik natin, puntahan natin ang mga executive producers ng programang Dr. Love Radio Show. Dr. Love, a shoulder to cry on. Dr. Love. Dr. Love, your friend on the air. Dahil nandito tayo para sa isa't isa.
kabutihan ng tao ang ilaw ng mundo. Andito ang Diyos, dala niya'y pag-asa. At dito tayo para sa isa't isa. Andito muli ang himala ng Pasko. Dr. Love, a shoulder to cry on. Oras nun natin, 20 minutes before 2 o'clock, ang ating napanood. Andito tayo para sa isa't isa. Galing po yan sa pulso ng programang ito. Andito tayo para sa isa't isa. Gusto ko lang bigyan daan itong text ng ating kaibigan, si Ma'am Nida Llorin San Bernardino. Si Ma'am Nida, sabi niya, naging pilgrim po natin ito. Brother June, San Bernardo. Brother June, good afternoon. I'm watching your program right now. All your episodes po, and I'm also crying because this is your last episode, but me and Hill will always follow you kahit saang network po. Hindi complete ang araw namin pag hindi kami nakikinig sa programa niyo. Maraming salamat, Nida and Hill. Thank you so much. Well, the program does not end. Dilipat lamang tayo ng bubong, ano? And for other people, parang ordinary lang yung pagdipat. But for me, hindi po ordinary yun, ano? I have been with this company for so long and I loved ABS-CBN. We have TJ Korea right now, na isa sa mga naging executive producer natin, isa sa mga very supportive na producer, executive producer ng Dr. Love Radio Show. TJ Korea, magandang hapon sa iyo dito sa Pilipinas. TJ, he is now in Australia. Magandang hapon, Brother June. Kamusta po kayo? Sobrang long time. Oh, no see, yes. No talk. And na-miss ka namin talaga, TJ. Alam ko yung the last time na magkasama tayo rito, pero alam ko na meron kang magandang opportunities doon sa mga sa pupuntahan mo. And I'm so happy that you're in broadcast also in Australia. Opo, napaka-saya din na nagkaroon pa rin ng opportunity. Pero nakakatuwa na balikan po yung mga memories kanina. Pinapakinggan ko si Sandro, parang pati ako nanginginig habang nagkukwento siya. Although konti na lang yung naabutan ko dahil napakaraming memories din ko ng Dr. Love Radio Show. During yung Dr. Love Always and Forever. Diba? Nahawakan mo rin yung Dr. Love Radio Show for a while, di ba? Opo. Actually, yun ang simula ko pong hinawakan bago yung Dr. Love Radio Show, yung Dr. Love Always and Forever. Diba? Sa Dr. Love Radio Show, anong isa sa mga makulay na episode ng programa natin ang natatandaan mo, TJ? Alam mo, Brother Jun, isa sa mga favorite ko sa Dr. Love Radio Show ay yung nagwala ka na. At binalungkos mo yung papel sa inis mo dun sa kausap natin. Yun yung itinapon ko yung mga CDs on the air. I remember that. I forgot the name of that woman. Pero would you believe, TJ, that was the time na may mataas ang presyon ng aking dugo. Ano? Tumaas ang presyon ng dugo ko. Pagkatapos nagkaroon pa ako ng allergy that same night. Pagkatapos medyo may fever pa ako, pagkatapos binigyan mo ako ng problema ng isang babae na hindi niya mapatawad yung asawa niya. 5 years na yatang namamatay yung asawa niya. Galit na galit pa siya sa asawa niya. Sabi ko, patawarin na. Sabi niya, hindi niya kayang patawarin. Ano bang purpose na tumawag ka sa akin, alam mo? Sa galit ko, pinagtatapon ko lahat ng gamit ko dito sa table. At that night taught me humility, alam mo? Nahiya ako kina Camille Postolero na production assistant natin. Kasi pagkatapos ko nagwala dito, I was out of my mind totally. Nakita ko yung mga PA natin, TJ,
nakaluhod, pinupulot yung mga CD na hindi ang school. Hiyang-hiya ako talaga, and I apologize to them. Oo. Until last Friday, nag-apologize pa rin ako kay Camille. That was one hell of a program, episode of the program, PJ. Pero nakakatawa, brother, yung nakita doon talaga, yung natural at yung realidad, ano, na pag yung kausap nyo eh, bilang kayo, bilang tao, yun po yung nakikita ng mga tao at yun din yung inaambangan nila. Na kapag kayong may pinapagalitan na ibigan, may parang kayong may pinapagalitan kakamag-anak, parang ganun. Eh, napaka-natural po. Yun yung isa sa mga magandang bahagi po ng values din ng Dr. Love Radio Show. Dahil pinapakita talaga yung, ito yung normal talaga sa mga magkakaibigan at magkapamilya na pinapagalitan mo yung isang tao na sa maling ginagawa niya o sa tingin nyo ay hindi tama. Na umaabot sa punto na ganun, ano, Brother yes, John? Kasi may tendency rin ng tao talaga na maging solid dun sa kanyang pinaniniwalaan. Pero what we wanted to tell her was, it's useless hating someone who already died. Tapos hindi mo pa mapatawad yung tao, eh, ikaw na nagpaparusa sa sarili mo. Di ba? And why call the program? Bakit tatawag ka sa programa ko pagkatapos hindi mo rin napapakinggan yung sasabihin ko? Useless. So pinagtatapon ko yun. That was so bad. That was so bad of me talaga. TJ, kumusta ang buhay mo dyan ngayon sa Australia? Nako po eh. Tayo pa rin nasa radyo, Brother June. At kung kaya natasad tayo magpunta, itinatawag pa rin tayo nung calling ng radyo. Kaya tayo po yun ngayon eh. Dati tayo laging nasa behind the scene lamang. Ngayon po tayo nagbo-broadcast na rin. That's dito very sa nice. Australia, sa SBS Australia, sa SBS Filipino. Pero happy. Nako, nakakatuwa, nakaka-miss po dyan ng DZMM. Lahat ng mga natutunan natin dyan. At sa mga programa mo, Brother June, mula sa Dr. Love Radio Show, Dr. Love Always and Forever, na talaga namang binalikan ko nga no, mga nakakaraan, Brother June, nanalo pala tayo dyan sa CMMA at sa Dr. Love Always and Forever. So Golden Dove. So nakakatawa na Golden Dove. Well, anyway, malaking bagay. TJ, maraming salamat sa'yo. I wish you all the best. Sabi ko nga, maliit ang ating industriya. Magkikita tayo muli. Maraming salamat, TJ. Maraming salamat, Brother June, and good luck also sa next na pagpunta mo, mga endeavors mo sa buhay. And I'm sure na andyan yung iyong paggabay pa rin sa mga tao kahit saan ka man magpunta, kahit anong istasyon o kahit man walang programa. Maraming salamat, Brother June. Maraming salamat sa DZ. Thank you and God bless you. Si TJ Correa, isa sa mga executive producers natin. I don't know if Kim Fajardo is available now. Kim, magandang hapon sa iyo, anak. Itong si Kim Fajardo ay isa sa mga nakasama rin natin dito na gustong-gusto kong niyayakap ito. Kim, kumusta ka na, Kim? Hi, Brother June. Hi, Brother Love. Dr. June, thank you po for giving us a chance to say goodbye sa programa mo sa Teleradyo and to pay tribute sa iyo as our... Ano ba? Tatay? Actually, Brother June, na nagsisimula ako, di ba? 2 p.m. to 10 p.m. yung shift ko. So, pagpasok ko hanggang pag-uwi, ikaw yung naaabutan ko. Kasi may Dr. Love Always and Forever. Then Dr. Love Radio Show sa gabi. So, ang haba nung pinagsamahan natin all throughout my 6 years in ABS-CBN. Sa ngayon, Kim, you are a professor. Yeah, I'm teaching Brother June. And lagi kong sinasabi sa mga students ko ngayon dito sa PUP na lumaki ako sa radyo kasi ba nung ini-interview ako Brother June ni Sir Ding Dong Marco at ni Ma'am Mara, tinanong nila kung nakikinig ba ako ng DZMM. I was 19 years old then. Uh-huh. Ang sagot ko lang sa kanila, pinakikinggan ko yung Dr. Love Radio Show. Yun yung sinabi ko kay Ma'am Mara and Sir Dong nung in-interview nila ako. And alam niyo nila Ma'am Sheila, nila Sir Charlie, na I'm an avid listener of your program before pa akong maging part ng DZMM. And I know all your jingles and yun. And yun, nag-full circle yung relationship natin, Brother June, eh, from being your PA, naging parang personal secretary mo ako for a while because ang dami nating ginagawa together. Then yun, naging magkaibigan tayo. It went full circle and marami akong we shared a lot of stories together, Brother Jude. Isang bagay lang na talagang nalungkot ako dahil hindi kita nakasama sa Fatima, Portugal.
Anyway, Kim, I wish you all the best. Maraming maraming salamat for guesting sa program ko, ha. Maraming salamat. I'm very very proud of you, Kim. Thank you, Brother June. I will always cherish and nasa puso ko lang lagi yung lahat ng pinagsamahan natin, Brother June. You are like my tatay. Laging sinasabi niyang nila Eli nung nalipat na ako ng ibang shift. Pinahanap ka ni Brother June, hinahanap ka ni Dr. Love. And I will forever be grateful dun sa lahat ng pinagsamahan natin, Dr. Love. Thank you very much, Kim. I love you, Kim, and God bless you. I love you so much, Brother June. Magkikita pa rin tayo. Thank you. Si Kim Fajardo, isa po sa ating mga naging executive producers. Tawagan natin ang mga naging kaibigan ko rin at nakasama natin dito. We have, I don't know if Franco is here. Tawagan natin si Ma'am Sheila Tubalinal and yung inaanak ko si Ramir Simbahon na mga, alin kayo dito, magkwentuhan tayo sandali, di ba? Nakakatuwa itong mga, gusto kong madinig yung mga pamamaalam ng mga pamamaalam bago ano. Yan, itong mga pwede naman kayo maupo, di ba? Pwede naman kayo maupo. Ayan, yung isa, di ba? Yun. Okay. Unahin natin si yung matangkad muna, si Franco Reyes. Si Franco Reyes po, umabot yan sa programa ko. Nagsimula siya as a production assistant, if I'm not mistaken. Alam niyo sa programa ko, kadalasan na-assign yung mga bagong PA. That's because hindi masyadong mataas ang demand o expectations ng mga anchors sa gabi. Hindi kagaya ng pang sa umaga na maraming trabaho. So ang training nila sa gabi, pero pag dumaan sa programa ni Dr. Love, SOP na yun, kinakailangan may masigawan si Dr. Love sa mga PA. Ewan ko kung nasigawan ko si Franco. Franco, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Brother June. Malungkot po kami, pero yeah, we have to share with you, yes, that this day. First duty ko as production assistant. Lagi kong kinukwento to every time na may talk. Ang unang-unang programa ay Dr. Love Radio Show. Paul, papindot nga yung Stinger 1 dyan. Dr. Love Stinger 1. Okay. Diba? Yun yung unang-una kong pinindot sa kasaysayan ko dito sa DZMM. Dr. Love Stinger 1. Ano daw yung Stinger 1, Paul? Whispers of the Heart. Greetings on the Air portion with Dr. Love. Yan, ang unang-una kong pinindot. And then, sabi ni Brother June, bago ka? Sabi ko, yes sir, bago po ako. Palang araw. Mareregular ka din. Ganun. So nakakatakot kasi yung boses niya, yung demeanor niya na ang laki-laki. Diba? Pero with a very gentle heart. Nakasama ko si Brother June sa Portugal. This guy knows what he's saying. Uh-huh. And he's very, very down to earth na masarap siyang kausap dahil may substance yung sinasabi niya. And we will miss you, Brother June. And we love you so much. Sabi ko nga, we Dr. Love you always and forever. Dr. Love you always and forever. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Franco. Memories of our journey sa Fatima, Portugal. Franco was always there. Pag medyo pagod na ako talaga, si Franco na mismo ang magbibigay ng tubig sa akin, paupuin muna niya ako. These are memories that will last until the end. Maraming salamat. Franco, you started as a production assistant. What is your position now? Now, I am the head of current affairs and research. Tingnan mo nga naman, di ba? Marami ka pang maaabot, di ba? Puntahan natin yung mama dito sa isang tabi. Si Ramir Simbahon, yung mga dati na po nakikinig sa programa ko, alam ho ninyo, laging binabati ko yan from Antipolo. Tagapakinig natin si Ramir Simbahon. Estudyante pa ho siya noon hanggang nagtapos siya at nag-apply dito sa ABS-CBN at tanggap siya. Ngayon po ay napakalaking pangalan na ang Ramir Simbahon dito sa sa DZMM Teleradio. Ramir, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ninong, Brother June.
Salamat ako sa kasalian. Magpapasalamat po, Brother June, kasi ito nga po, may dala ko pa yung picture po nung una nating pagkikita. Tigilan, oo nga, po, ano? 2003. Wow. Ayan po. Look at that. Ayan po yung 2003. Kasi po, dati pa po talaga, love ko po talaga makinig ng radio. Empleyado ka na noon? High school po ako niyan. Ah, guess. Diyos ko. 2003. High school ka pa noon? Opo. Third year high school. Oo, payat pa ako dyan. Eh. Oo. Tapos yung isa po ay noong 2004 naman ng December. Parehong December po ito. Oo. Kasi ang PA po that time ay si Kuya Arnold Malikdem sa si yes. Kuya Kokoy Legaspi. Oo, oo. Eh pareho po sila from PUP din. Oo. Then ako naman po ay gusto ko rin mag-aral sa PUP that time. Naging kaibigan ko po sila. Mm-hmm. Sila yung nagsilbi ko pong link para makapasok dito sa ABS. Makabisita dito. Sabi ko, pwede ko po ba makita si Dr. Love, kasi gustong-gusto ko po siyang makita. Lagi lang yung boses yung naririnig ko. You were a listener of the program. Opo, ikaw po at saka kay Ka-Ernie Baron. Ernie Baron. Oo, magkasunod kami doon eh. Po kayo, opo. And now, ano nang position mo rito ngayon? Ako po ay yung executive producer po dito sa Teleradio. At po. Isa ka sa mga nakasama ko sa Landas ni Jesus. Yes na, po, sa documentary po natin noong 2018. Isa sa dalawang documentary na ginawa natin dito na award-winning. Opo. And I'm very, very proud of that. Huh? Opo. Anong year yun ginawa? 2018 po. 2018. Ayun, Brother June. So magpapasalamat po ko kasi po kayo po yung nagsilbi ko pong inspiration para ako ay kumuha ng kursong may kaugnayan sa communication. Wow. And at the same time po, kayo rin po yung aking naging inspiration para ako ay mag-apply sa Lectors and Commentators Ministry ng aming simbahan. Oo nga, diba? Oo. Kasi lagi ko po sinasabi nun sa mother ko, si Brother June, nagbabasa siya sa harap nung misa. Uh-oh. Gusto ko pagka magse-serve ako sa masa na ganun din yung gagawin ko. At ngayon ay nagawa ko naman. Lector Kendra Rin. So salamat po at kayo po yung nagsilbi naming inspirasyon po, lalo na nung mga kabataang journalist kagaya po namin. Naging inspirasyon din kita magmula na maging inaanak kita sa kasal dahil sa renewal of my vows nung ikinakasal kayo, nag-renew din ako ng vows ko. Opo. Oh. Salamat po. Maraming salamat, Jamir. Thank you po. We love you po. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Ay, hindi oh, po. Batiin mo ako pag nakita mo ko sa labas, ha? Regards din daw po sabi ni Maisel po. Thank you, Maisel. I love you too po. And I miss you. Nami-miss ko rin si Charlie Nabarte. Charlie has been part of the program. Everybody knows that. And pag wala po ang Charlie, papalit naman ng isang takbuhan ko rin kung tawagin ko si Ipi ko, no? Miss Sheila Tubalinal. Hanggang sa huling sandali ng programang ito ay kasama natin. Ma'am Sheila, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Brother June. I hope this is not the last. But you have been a part of the program. Anong episode ng programa ang nag-start ako sa ano? Pero nag-start ako, Brother John, ng Always and Forever. Always and Forever. 2016, oh. Tapos 2018, yung Dr. Love Radio Show sa gabi. Oh. Parang kami naman yung yung batch namin, puro kami girls. Di ba, Brother John? Si Ene and si Joanne. Oh, oh. So parang yung mga na ini-inject naman naming mga special para sa program mo. Pang girls na. Kasi yung mga nauna sa amin, puro boys. Panay boys, mga barako yan. So parang sa amin, Brother John, mag-ano naman tayo? Magpa-contest naman tayo ng Christmas choral naman kaya. Oh, diba? Yung mga ganun. Yes. Kaya parang iba naman yung naging takbo ng program. Pero hinintay din ng tao yan, yung Christmas choral competition. Mm-mm. Napakagandang memories sa inyong lahat ano ng mga nakasama ko rito. Maybe that's one of the reasons why mahirap mag-decide dun sa decision na ginawa ko ngayon. Mm-hmm. But first and foremost, ang programa ang kinakailangang i-prioritize ko. Tayo naman ay magkikita. Maliit lang ang mundo ng ating industriya. And I'm very glad that itong mga taong kaharap ko ngayon nagsimula bilang maliit na production assistant sa ating himpilan. Ngayon ay mga nagtagumpay na, mga executive producers na, and I'm very, very proud of them.
Mga payat nung araw. Nung pumasok. Sheila, maraming salamat thank sa lahat. Thank you, Brother June. Salamat din sa pagtsitsaga mo sa akin, sa sakit ng ulo mo sa akin. Ano? Kung ano man yung mga sakit ng ulong yan, pero nairaos natin ang programa nairaos natin. Di ba? Alam niyo po kung gano'n namin kayo kamahal, Brother June. Si Joanne, Eli, Charlie. Yes. Lalo na po si Charlie. Mas matagal niya siyang nakasama. Yes. Sa inyo na siya nagbinata. At iba pa. Oo. So yun po. Talagang ano, nakatutuwa lang at gusto kong pasalamatan lahat from Mara to Jing at sa lahat ng mga nakasama natin dito. Would you believe na mamaya ay itatampok ang pamamaalam ng programang ito sa TV Patrol? Maraming salamat sa cameraman natin ano, na hanggang ngayon ay nandito. Tinapos yung 2 oras ng programa natin para makakuha ng clips na naggagamitin nila mamaya. Abangan nun ninyo sa TV Patrol mamaya ang last episode ng Dr. Love Radio Show. Again, maraming salamat sa inyong tatlo. Ha? Magpapaalam lang po tayo. Bigyan ko lang daan ito. Yung mga text messages na ating tinanggap. Buhat kay Marilu Paras, it's a sad truth. Due to non-renewal of franchise, nagkahiwa-hiwalay kayo mga DZMM and ABS-CBN family. Good luck, Brother June. Wish you all the best. Maraming salamat, Marilu Paras. Well, baka po may iba po kayong misyon na kaloob ni Lord. Baka nga po hahanapin natin yan. Elizabeth Villa Gonzalo, I'm here. We're all with you all the way. Good job, everyone. Life is a journey to our eternal destination. Godspeed. Lina Ho, bumabati ng magandang hapon. Hanggang ngayon, sa loob ng 25 years, Dr. Love Radio Show ang nagpapasaya sa akin. Malungkot man kami ay iiwanan mo, ngunit umaasa pa rin kami na muli tayong magkikita. Matt Line, kahit masakit po at nakalulungkot, ako'y buwabati ng magandang tanghali po, Dr. Love. Dilipat po ba kayo o pansamantala lang hihinto muna ang programa ninyo? Ang totoo po, dilipat po. Sapagkat pinaprioritize po natin ang buhay ng programa para maibalik natin muli ang kulay ng programa at ang buhay nito. Very soon, madidinig po ninyo at mapapanood muli ang programang ito. Pilar Santa Rosa, magandang hapon. Advance, Merry Christmas to you and your staff. Shell Courage, maraming salamat po. Naalala ko nung mga nalalabi niyang oras nung 2018, binuksan ko yung TV sa teleradyo at kayo ang huli niyang napakinggan, yung kanyang late father, kasama kanyang chances sa radio. Lolita Solis, maraming salamat po. Riza Templado, Kim Belmonte Medina, Dr. Lavrick and Kim Belmonte Medina will surely miss you, but we will surely... surely God has a better plan for you. Maraming salamat. And of course, kay Tita Patsy Leviste, binabati natin si Tita Patsy Leviste dahil yung kanyang apo na si Vice Mayor Ronin Leviste gumraduate sa La Salle as magna cum laude, conferred as a San Gabriel Medal. Ayan, maraming salamat. And thank you so much sa lahat. Kumaring Zenny Dayang Hirang and Ninang Leonora Alapa. Bueno, lampas na po ang oras natin. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa loob ng 25 taong buhay ng programang Dr. Love. 24 na taon po dito sa DZMM Teleradio. Sana'y naging makulay ang mga panahon ng ating pagsasama. Ang pasasalamat ko sa buong management ng Teleradio ng ABS-CBN, DZMM, maraming salamat po sa inyo. Hindi nagwawakas dito ang programang ito. Muling babalik ang programang ito on December 26, abangan po ninyo. Hindi ko lang pwedeng sabihin kung saang station dahil very unprofessional naman yan. But just the same, magkikita po tayo muli. Napakasakit lang na tumalikod ako pansamantala sa himpilang ito at sa kumpanyang ito na minahal ko tulad ng aking pamilya.
Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at susuporta pa at sa mga lahat ng tagasunod ng programang ito. Ito po si Brother June Banaag, OP, pansamantalang magpapaalam sa inyo. Magandang hapon, maraming salamat. Shalom. Alayka. Kay tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Pag natisod ka at nasa loob kita, access to information. Hanggang ngayon, parang napag-iwanan ng panahon. Sa mga usapin, walang palalampasin.